Hello, good morning po sa lahat. So, welcome po sa aking YouTube channel, Madam Butterfly. Paki-subscribe na lang po. Thank you. So, welcome po sa aking caterpillar. So, ito po yung inaalagaan ko. Caterpillar. Ayan, dalawang klase po siya. Isang birdwing at isang demulius. Magkaiba po yung kinakain nilang dahon. Kaya pinagsama ko na lang sila sa iisang lagayan. Ayan. Itong birdwing, so ang kinakain niya, itong dahon na to. Naglalakwat siya lang siya sa kapitbahay niya. Ayan. Yung isa naman, dahon ng kalamansi. Ayan. So ang ginagawa ko, wala po kasi akong cage. So ang ginagawa ko, tinatakpan ko sila. Kasi pag hindi ko sila tinakpan, kung saan-saan sila pumupunta. Minsan, hindi na nakakabalik, hindi marunong bumalik kung hindi ko kukunin. Okay, ito po yung mga butterfly na pang umaga. Iba rin po kasi, dalawang klase po kasi yung butterfly, yung tinatawag nilang moth butterfly, tsaka yung butterfly talaga. So, ang pinagkaiba po nila, so mga, yung makikita po nating cat butterfly na lumilipad sa umaga, sa araw, ito po yung mga caterpillar nila. So, hindi po makate ang pinagkaiba nila. Hindi makate. At yung isa naman, yung moth, yun po yung nakikita nating higad, yung mga higad. Yun po yung mga moth butterfly. Kaya pag naging butterfly na sila, yung pakpak nila, once na hinawakan mo, merong maiiwang powder sa kamay mo. Pero samantalang itong pang-araw, pag hinawakan mo, hindi siya matipong kagaya ng panggabi. So, ito yung pupa ng birdwing. So, kanina nakita nyo yung caterpillar ng birdwing. So, ngayon, makikita nyo kung paano lumabas yung isang butterfly mula sa cocoon or pupa. Ayan. So, ito yung butterfly ng birdwing. 3 weeks po siya bago siya naging butterfly. So, makikita nyo kung paano lumabas yung butterfly. Actually, ito talagang pupang ito. Nakabitin siya sa, sa sanga ng kahoy. Kaya lang, kinuha ko siya kasi baka sabi ko lang gamin, kaya nilagay ko na lang dito. Kaya pag nag-hatch, kailangan mo siyang bantayan para hindi masira yung pakpak niya. Yan, sa tuwing lalabas yung butterfly, iihi po yan para po yung lumalabas siya ng liquid. So, ayan, antayin natin lumabas yung butterfly. So, kailangan tulungan yan kasi pag lumalabas yung butterfly, kailangan meron siyang makakapitan para yung wings niya may spread ng maayos. Kaya ang ginagawa ko, tinutulungan ko na lang. Ayan. So, ayan po yung liquid na nilalabas niya tuwing may lalabas na butterfly. So, kailangan may ilalabas siyang liquid na parang kumbaga, ihi. Kasi nung caterpillar pa siya, umiinom din po ng tubig yung caterpillar. So, ayan. Kailangan niyang matanggal yung kuko na yan na nakabalot sa katawan niya. Pag lumabas siya, ayan, makikita nyo, yung pakpak niya maliit pa. So, habang nahanginan yung pakpak niya, unti-unti siyang lumalaki. So, nakikita nyo, ayan. Ayan yung isa pang birdwing, yung pupa ng birdwing. Madami kasi akong napropagate ngayon ng caterpillar ng birdwing. So, ito na yung cocoon niya. Sabay-sabay silang nag-hatch. So, makikita nyo kung paano lumalabas yung isang butterfly sa cocoon. Mula sa cocoon. So, ayan. So, ginupit ko yung sanga. Kasi sabi ko, baka kainin siya ng mga kalaban niya, kagaya ng langgam. Kaya kinukuha ko na lang. Tapos, pag mag-hatch na, pag nakikita ko ng malapit na mag-hatch, binabantayan ko na siya. So, pag malakas na siya, pag kaya niya nang lumipad, ayun, hinahayaan ko na lang siya kung saan niya gustong pumunta. Kasi wala pa naman akong cage na, dapat paglagyan nila. So, ayan, nakalabas na yung birdwing, butterfly, birdwing.
So, lalaki na po yung pakpak niya pag unti-unti na siyang nahanginan. Ayan. Malaki na yung pakpak niya. So, kailangan niyang igalawin yung pakpak niya para maayos yung pagkakaporma ng ano niya, wings. Minsan kasi, nagiging abnormal yung isang butterfly, lalo na kung wala siyang makakapitan. Ayan, buong-buo na yung pakpak niya. So, tinawag siyang bird wing kasi yung hugis ng kanyang pakpak nahihantulad sa pakpak ng isang ibon. Tsaka mataas din siyang lumipad. Ayan, halos magkasabay silang lumabas. Ito, yung nakikita nyo, ito yung butterfly na pag mataba, babae. Pag medyo pahaba, lalaki. Pag payat. Sabay-sabay silang nag-hatch. So, aantayin natin siyang lumipad. Pero hindi pa sila lilipad kahit maano na yung pakpak niya, buo na yung pakpak niya kasi malambot pa po yung pakpak. Ayan, katulad niyan, once na hinawakan niyo yan, malambot yung pakpak niya. Hindi pa tumitigas. So, maantayin pa ng ilang minuto. Ayan yung bird wing, napakagandang butterfly. So, ito na yung butterfly na bird wing. Buo na yung pakpak niya. Maya-maya niyan ay lilipad na siya. So, okay. Next time na lang po ulit. Thank you for watching. Paki-subscribe po, Madam Butterfly. Thank you.